Sama ng loob umano ang ugat ng akusasyon laban kay suspended chairman Teofilo Guadis. Ang grupong manibela naman na nagtigil pasada kanina, magpuprotesta ulit bukas. Saksi, si Bam Alegre. Sumali sa tigil pasada ang tsuper na si Rodel de la Cruz na biyaheng divisorya. Mahalaga raw sa kanyang paninindigan. Para po sir, sa karamihan natin mga tsuper na para itong ipaglaban natin talaga itong modernity ito na ito. Para hindi tayo isa naman palitan yung sasakyan natin ng hindi naman gawang Pilipino, ibang bansa lang ang makikinabang sa atin. Nakiisa rin si Narce de Atras sa strike. Bumiyahe na lang siya ngayong gabi para makabawi kahit papaano. Tigil pasada. Kaya hindi rin ako bumiyahe. Kahit papaano, makakuha lang mga pandesel. Kaya alas 4 bumiyahe ako. Pumasada naman si John Eric Marica pero batid niya ang advokasya ng mga tsuper laban sa PUV modernization. Pag hinarang lang kami, doon lang po kami titigil pasada. Wala naman po sa amin nangarang. Hindi po kami sinangayon na mapipisod po yung jeep. Kasi siyempre kami, gaya namin mga driver, kami ang tatamaan kasi po doon. Si Edgar Manalili naman, piniling unahin ang hanap buhay. Marami na rin bumibiyahe, kaya napabiyahe na rin ako. Sayang namin kita pang kuwan. Mga baon ng mga bata. Tinatayang 200 kasapi ng grupong manibela ang nagtigil pasada ngayong araw. Sa buong bansa, umabot daw sa 200,000 units ng traditional jeepney ang sumali. May mga bumiyahe pa rin naman. Pero pahirapan ang pagsakay ng ilang commuter gaya sa Maynila kung saan police mobile na nag-atid sa kanila. Galing po akong Bulacan eh. Papunta po ako Santa Mesa po. Wala po masakyan. Wala po kasi dumadaan na San Juan. Sobrang nga pong hirap sumakay. Ang mga nagprotesta, ibinalandra ang kanilang mga jeep sa bahagi ng Mendiola. Ang gusto ng manibela, suspindihin muna ang implementasyon ng PUV Modernization Program, lalo pat may alegasyon ng korupsyon sa pagpapatupad nito. Kaya pala kami binibigyan ng mga deadline para kung ipit na kami, wala kaming ibang gagawin kundi lumapit sa kanila, makiusap, at yung pakiusap na yon ay may kaakibat na korupsyon. Nangalampag din sila kanina sa tanggapan ng LTFRB para sa pagbibitiw ni Suspended Chair Teofilo Guadis III at Transportation Secretary Jaime Bautista. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Guadis at Bautista. Noong isang linggo, isiniwalat ni Jeff Tumbado ang umano'y lagayan sa LTFRB pero binawi rin niya mga naging pahayag at humingi ng tawad kina Guadis at Bautista. Si Guadis mariing itinanggi ang mga aligasyon. Masama lang daw ang loob ni Tumbado nang tanggalin siya bilang Head Executive Assistant ni Guadis. Nagkaroon lang ho ng problema nung hindi ho sila magkaintindihan noong mga empleyado ho sa aking opisina. Madalas ho may sigalutan, kaya minabuti ko po sa kanya na ilagay muna siya sa ibang dibisyon ng LTFRB. Mm-hmm. Nung nangyari po yun, bigla na lang po siyang nag-resign at after 15 days ho, may mga lumabas ho na mga supposedly mga splices ng picture na galing po sa kanya. Hindi na magkakaso si Guadis at handa raw siyang bumalik sa LTFRB kung gusto pa ng Pangulo. Pero si Bautista, nagbabalakasuhan si Tumbado at si Valbuena ng grupong manibela. Sa isang pahayag, sinabi ni Tumbado na umaasa siya sa agarang paghilom sa mga nangyari. Humingi rin siya ng pangunawa sa publiko sa idinulot daw ng iskandalo tungkol sa korupsyon sa LTFRB. Magpapatuloy bukas ang kilos protesta ng manibela na handa raw tugunan ng MMDA. Sabi ng MMDA at ng DILG, bigo ang manibela na paralisihin ang transportasyon sa Metro Manila ngayong araw. Kung ang purpose po ng strike ay i-paralyze yung public transportation, well, nabigo po sila. Pero kung ang purpose po nila ay mapansin, siguro po nagtagumpay sila. Para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Magpapatupad po ng price adjustment ang mga oil company bukas. 55 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Pero may rollback sa diesel na 75 sentimo kada litro. Ganyan din po ang bawas sa kada litro ng kerosene. Three Musketeers. Yan po ang pakilala ng mga nasa likod ng insidente ng pangahack sa website ng kamera. Hinala ng DICT mga local hacker ang nasa likod ng insidente maging ng pangahack sa isa pang ahensya ng gobyerno. Saksi, sina June Veneracion at Sandra Aguinaldo. Matapos manghack ang PhilHealth, Philippine Statistics Authority o PSA at PNP Forensics Group,
Kahapon, website naman ng House of Representatives ang inatake ng hackers. Kalakip na nakatawang mukha ang nakasulat na "You've been hacked" at "Have a nice day." May mensahe ring "Happy April Fools" kahit October pa lang. Ang hacker, nagpakilalang 3 Musketeers. Kasunod dito ay inalis muna ng camera ang website. The damage is really minimal, no? Kasi ang totoo, dine-face lang eh. Yung binaboy lang yung website. I immediately met my executive committee, no? And the recommendation was, of course, strengthen, no? Our capability, cybersecurity. Naibalik din ang website pasado alas 5 ng hapon kanina matapos paigtingin ang cybersecurity ng kamera. Ayon sa House Secretary General, nakitaan ito ng kahinaan ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Nakipag-ugnayan din ang kamera sa National Bureau of Investigation para matunton ang nasa likod dito. Bagamat iniimbestigahan pa ng DICT kung may nanakaw na data sa pang-hack sa website ng kamera, may pinagsususpetsahan na silang hacker. Just from the wordings alone, Tagalog, so we highly suspect that these are local threat actors. Mga local hacker din ang pinaghihinalaang nasa likod ng pag-atake sa PSA. Tanging mga nag-hack sa PhilHealth gamit ang Medusa ransomware ang pinaniniwalaang dayuhan. Pero wala pang ideya ang DICT sa grupong nang hack sa website ng PNP Forensic Group dahil hindi raw nagbibigay ng access log ng PNP. Meron daw mga nakompromisong data roon gaya ng laboratory results ayon sa DICT. Sa pagkakaalam mo lang ho namin doon sa nakita naming data is the forensics data that was with PNP, yung pinakalatest on sa phone. Dahil sa serye ng hacking incidents, naghain ng resolusyon si Senadora Risa Ontiveros para mag-imbestiga. Sabi naman ni Senadora Grace Poe, dapat mag-invest ang gobyerno sa malakas na cybersecurity infrastructures para mapakalagaan ng public records. Ang kamera, makikipagtulungan daw sa Senado para maghanap ng pondo kontra cybercrime at ransomware attacks. Sa mga insidente ng hacking sa mga ahensya ng pamahalaan, mahalaga ang papel ng mga cybersecurity expert. Pero ang problema, maraming eksperto ang mas pinipili daw na mag-abroad o pumasok sa mga pribadong kumpanya. Dahil doon, mas malaki daw ang sahod. Meron tayong flight ng mga talents, especially to Singapore. Hirap din daw ang gobyerno na tapatan ang kita ng private cybersecurity expert sa bansa. Hindi naman din pangit ang pasweldo ng gobyerno. Yun nga lang, karamihan sa kabataan kasi ang kinakount nila yung take-home money, hindi yung, ano, yung retirement benefits. Pero meron pa rin tulad ng kambal na sina Carl Jan at Carl Kevin, mga CompSci student na lumahok sa Hack for Gov na layong hasain ng mga estudyante sa cybersecurity. Gusto nilang maging white hackers o ethical hacker para labanan ng mga hacker na masamaang intensyon. Lalo't sa buong bansa, nasa 3,000 ang hacking incident ngayong taon. We want to make big contributions here in the Philippines. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion. Ako si Sandra Aguinaldo. Kami ang inyong saksi. Magandang gabi mga kapuso. Wala nang umiiral na sama ng panahon pero patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng ating bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas ng hapon. Dito yan sa Northern at Central Luzon, ganun din dito sa ilang bahagi po ng Calabar Zone, Mimaropa at Bicol Region. May mga malalakas sa ulan gaya ng inaasahan natin dito sa Cordillera, Cagayan Valley, Pangasinan, ganun din dito sa lalawigan ng Palawan. Kaya doble ingat mga kapuso. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas. Malalakas na ulan po ang posibleng maranasan sa ilang bahagi ng Antique, ganun din dito sa Negros Provinces. Halos buong Mindanao naman ang uulanin bukas, lalo na po sa hapon. May heavy to intense rains dito sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, ganun din dito sa ilang bahagi ng Soccsaygan at Caraga and Davao Region, kaya maging alerto sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, naku, huwag pa rin pong kalimutang magdala ng payong dahil may chance pa rin ng ulan, lalong-lalo na sa hapon o gabi. Sa ngayon mga kapuso, ang nakakaapekto sa ating bansa ay yung trough extension ng low pressure area na nandito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ganun din ang localized thunderstorms at ang northeasterly surface
Winflow. Patuloy rin nating inaabangan ng opisyal na pagpasok ng amihan season. Sa ngayon, ayon sa PAGASA, wala pang nagbabadyang bagong sama ng panahon, pero silipin natin kung ano magiging lagay ng panahon sa mga susunod pang araw. Sa 3-day forecast ng PAGASA, posibleng maging maulap at malaki po ang tsansa ng ulan sa Tugigaraw pagsapit ng Miyerkules, pero unti-unting gaganda ang panahon pagsapit naman ng Thursday. Sa City of Pines, Baguio City, partly cloudy skies ang mararanasan at yung temperatures sa pagitan po ito ng 16 to 24 degrees Celsius. Hindi naman inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms dito sa Metro Manila. Ganyan din ang inaasahan natin sa Metro Cebu at maging pagsapit po yan dito sa Metro Davao. Meron pa rin mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nakatakdang bumiyahe pa Saudi Arabia si Pangulong Bongbong Marcos sa Webes para dumalo sa ASEAN Gulf Cooperation Council o GCC Summit. Ayon sa DFA, isa sa mga layunin ng Pangulo ay maisulong doon ang Maharlika Investment Fund. Tatalakayin din daw ang proteksyon sa mga OFW. May bilateral meeting din ng Pangulo sa Saudi kung saan inaasang tatalakayin ang hindi pa rin naibibigay na sahod ng mga dating OFW. Igan kumbinsido si Senador Ronald Bato de la Rosa na kulto ang Socorro Bayanihan Services Incorporated. Kasunod yan ang pagpunta ng Senador sa Sitio Capihan sa Surigao del Norte. Saksi si Mab Gonzalez. Talaga lumalabas ang kulto ito by all definitions, by all elements of a cult. Yan ang nasabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos bisitahin ang Sitio Capihan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated nitong Sabado. Makikita mo sa SBSI yung strict reverence to a single personality. Yan yung kulto eh. Yung paghihil niya kuno-kuno. Yung may blind obedience, may blind na paniniwala, blind faith towards cult leader. Kabilang sa binanggit ng senador, ang paggamit sa dumi bilang gamot, imbis na ipa-ospital ang mga may sakit. Pinapaimbestigahan din ng Senado sa National Bureau of Investigation o NBI ang illegal na sementeryo sa Sitio Capihan kung saan may 20 puntod ng bata. Wala pa namang allegation na about abortion, no? Pero baka nangyayari yun dahil ngayon nga, puro one day pa lang yung anak ngayon namatay agad. Bakit puro mga bata, halos puro bata yung nandoon sa libingan. Wala raw ebidensya ang May Shabu Laboratory at Private Army ang grupo, pero maaari raw napaghandaan ang pagdating nila. Pinare-review rin ng senador sa DENR ang kasunduang payagan ng SBSI na gamitin ang lupang kinatatayuan ng Sitio Capihan. Ang cultism kasi, po-flourish yan in a very secluded and very isolated environment. So kung hindi na sila ma-seclude doon, it will die down in its natural death. Samantala, iimbestigahan daw ng Senado ang umano'y sister group ng SBSI na may mga illegal ding ginagawa sa kanlurang bahagi naman ng Socorro. Pero wala mga lumalabas na reklamo sa karapatan ng mga minor de edad, no? Naka-wool talaga yung palibot daw, simitado daw yung pensa at meron sila sariling gobyerno, no? May sariling currency sila doon, sariling papel na pera ginagamit. So mukhang kailangan imbestigahan natin yon. Hanggang ngayon, nasa kustudiyan ng Senado si Senyor Aguila at tatlo pang leader ng SBSI at ayon kay De La Rosa, hindi sila palalayain hanggat hindi sila nagsasabi ng totoo sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Sa ika-anim na pagkakataon ngayong taon, muling nakaranas ng pangaharas ang resupply mission ng Pilipinas mula sa barko ng China. Binuntutan at tinangkang tumawid ng Chinese warship sa harap ng BRP Benguet. Ayon sa AFP, dangerous maneuver ang ginawa ng China na nangyari kahapon malapit sa PAGASA Island. Agad nagbato ng radio challenge ang mga Pinoy. Lumayo rin kalaunan ng Chinese warship at patagumpay na naisagawa ng BRP Benguet ang rotation ng sundalo at paghatid ng supply sa Rizal Reef. Ayon sa ilang eksperto, ang ginawa ng China ay mensahe sa Pilipinas at Amerika na hindi ito takot sa Mutual Defense Treaty.
Ang Foreign Ministry spokesperson ng China iginiit na naayon sa batas ang pagpapatrolya sa lugar dahil bahagi raw ng kanilang soberanya ang Pagasa Island. Game na sumabak sa interview sina Five Breakups and a Romance stars Alden Richards at Julia Montes sa Fast Talk with Boy Abunda. Sa isang punto, nagkabatuan pa ng tanong ang dalawa sa isa't isa. Alden is successful na lahat yata ng mga ginugoals niya, na-achieve niya. But are you happy? Yes. In all these things that you want to do, make sure that you want it because you want it. Bakit mo kami hinayaan magkaroon ng ganong effect sa buhay mo, Julia Montes? Or marashnit ka? Gaya ng sinabi ko po before, may gift ako na parang gut feel. Pinapasok ko talaga sila sa buhay ko without me thinking na magiging friend ko ba talaga sila until the end of this film. May bagong project naman sina Barbie Fortesa at David Licauco. At ikinakasayan abroad. Sa isang IG post ng Sparkle GMA Artist Center, makikitang nasa eroplano ang dalawang stars para sa kanilang special project. Lalo naman na-excite ang Barda fans sa anunsyo. Ang pinagbibidani na Barbie at David na maging sino ka man, huling tatlong linggo na sa GMA Telebabad. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. 70 araw na lang. Uy, Pasko na. 70 na lang? Oo, bilis. At ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi! Mga igan, samahan niyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.